Hanggang ngayon, bakas pa rin ang mga naiwang pinsala ng gera sa Marawi, hindi lamang sa mga nawala ng tahanan at mahal sa buhay, kundi maging sa mga sundalong nakipagbakbakan at sinuong ang bangungot ng gera. Ang sundalong si Dan muli raw babalik sa Marawi para gampanan ang kanyang tungkulin sa bayan. Sadyang itinago ang kanyang pagkakakilanlan para na rin sa kanyang seguridad. Isang taon na ang nakalipas pero sariwa pa rin ang trauma na iniwan ng ilang buwang bakbakan. Saksi siya kung paano nalagas ang ilan niyang katropa at siya mismo nalagay rin sa bingit ng kamatayan. Natamaan po ako sa kamay. Supposedly sa ulo ako tatamaan, ma'am. Buti na lang na ramdaman ko yung kalaban. Kaya medyo nagpatumba ako ganyan. Kaya nakailag. Kasi yung kalaban, ma'am, pag bumuputok, may tatamaan yan. At saka hindi puputok yan kung hindi headshot. Yun yung mga kalaban doon. At saka yung mga sniper nila, mga baril nila. Napaka high power talaga. Nasa AFP Medical Center ngayon si Dan para magpagaling ng kanyang sugat. Pero hindi lang pisikal na sugat ang kailangang maghilom, kundi ang tromang iniwan ng gera. Sa tulong ng therapy na Pinoy Laughter Yoga, sinusubukan ni Dan at ng ibang tulad niya nakalimutan ang mga masasamang alaala. Nagsisimula ito sa face exercise gaya ng pagpapagalaw sa bibig. Saka sinusundan ng pagtawa. Gumagamit din si Paolo ng instrumento gaya ng cymbals para sa iba't ibang exercise. Marami rin kasing benepisyo ang pagtawa gaya ng pag-circulate ng dugo at pagpapalakas ng immune system. May scientific kong paraan ng pagtawa. Yun yung pagtawa na kailangan ng gagaling sa diaphragm. Kasi yung biggest muscle ng katawan natin na diaphragm, pag gumalaw ito, yung stress levels ng katawan bumababa. Sa pagtawa, naglalabas daw ang ating katawan ng serotonin, isa sa mga hormones na kumukontra sa depresyon. Malaking tulong daw ito, lalo na sa mga sundalong kagaya ni Dan na nakaranas ng gera. Nare-relax sila sa nagkakaroon ng pag-asa, lalo na yung endorphins, yun yung happy hormones, kigit sa lahat yung blood circulation, maganda nagagawa nito pag tumatawa sila. Ang pagtawa, literal din daw na nakapagpapagaan ang pakiramdam dahil sa 10 minutong pagtawa, 150 calories ang inyong nagagamit. Madalas sabihin, tawanan na lang natin ang ating problema. Dahil sa pagtawa, tiyak gagaan ang nadarama. Rida Reyes, GMA News.